Welcome ulit mga budol to another episode of my Turtmoor Blackbird Rebuild Project Silver Samurai. As you can see, I got my frame back from the paint shop. Hindi ko lang kung mapapansin nyo, pero may top coat na to, may clear coat na. That's the difference. From here on in, magpo-focus na tayo sa pag-rebuild talaga. It's now time again to bring them back together. So here are the goodies pala na nakulit ko over time. New pads, new brake pads. Yung dating purple na grips, hindi na siya pwede. So I bought a new one, solid black lang. This one I like. New pedals. This one's a little upgrade to the fork. So this is a Maxxel Stealth. So wala na siya nung quick release. Bolt on lang siya, diretso. So it's much cleaner and much simpler. These are all the stuff that I got off from the bike. Ito yung isa sa mga brakes. Galitan ko siya ng brake hose kasi masyado na siyang maiksi. These are bar tapes. Later on, gagamitin ko siya as protection. Babalit ko siya sa chainstay. Some new crank boots. So I think that's about it. Buuin ko muna to. And then, latag natin yung mga parts na yan. First thing na kakabit ko is actually the bottom bracket. Sa dalawang beses na kinuyag ko yung buong bike, kapag nagkabit na yung rear triangle at saka yung front triangle, ang hirap na ikabit nung bottom bracket kasi nasa ilalim siya nung nung swing arm. So this time uunahin ko siyang ilagay. Okay, some grease. Grease muna natin yung threads. Be wary of your bottom bracket, merong marka yan. Ito, sabi niya left, L for left, so doon siya sa kabila. So this is actually the drive side. Meron siyang tatak na R. And then, sabi niya tighten, pag ganun, tighten niya. So, yot. Ko nang i-attach yung rear shock dito sa wishbone. So, hindi muna natin siya i-tighten. Kailangan muna siyang gumalaw kasi lalagyan natin ito mamaya. Dito! So, spacers doon sa loob. Spacers. Okay. Little bit of okay. Little bit of grease. Of course, lahat lagyan natin ng grasa. Man. Dito muna tayo sa harap. Oops. Washers. Sa loob. And of course, may washer sa labas. Dito din. Lagyan natin ng grasa para kumapit. Sana tayo magpunas ng grasa pag nilagay natin to. Let's try aligning them with a pick.
bolt na bolt, bolt, bolt. Again, same technique. Let's try to align them using the pick first. Now, bilis. Let's tighten this up. Bago natin makalimutan. Unti. Punasan natin yung mga excess na rasa. Ngayon po na yung frame. What we are going to do is mount it to the work stand. Kita niyo nandun? Yun ang ating main engineer. Hi main engineer! Hi! Inuna ko nang ikabit yung dropout. Let's start with this chain guide. As I've said before, lahat ng bolts sa build nito ay papalitan ko ng titanium bolts. Basta available locally. Muna natin siya i-tighten kasi mag-a-adjust pa yan. Next, cranks. Huwag kalimutang pahiran ng sapat na grasa ang spindle. Pati na rin ang crank screw at pinch bolts nito. And if like me, may chain guide, huwag nyo kalimutang higpitan ang mga ito after mailagay ng cranks. Hello. Sunod, nilagay ko yung headset. Kasi balak ko nang ilagay ang fork pagkatapos. Ano to? That's called grasa. It's grease. Yeah, it's grease. Here's the fork. Bagong retouch. Para na rin problema ay magpunas ng excess na grasa. Of course, para hindi malaglag yung fork, kinailangan ko na rin ikabit yung stem. Now that the stem is in, pwede ko na ilagay yung handlebar. Open lang natin yung bolts. And slide it in. Not too tight kasi i-adjust pa natin siya. There we go. And seal it. Okay, straight na siya. Tingnan natin yung plate kung alin yung mas lamang. Mas lamang sa taas. So, unahin ko munang medyo higpitan yung taas para pumunta yung laban ng faceplate. Okay. Pantay na. So, cross. Let's cross it. Pag nagpapahigpit yun ng bolts ng stem faceplate, dapat pa-cross para hindi mapwera sa isang side lang. Since nalagay ko na itong fork, tingin ko pwede natin ilagay yung wheel set. Wheel set, so anong kulang sa wheel set? Rotors. Dito sa harap, it's 203. Here are the titanium bolts. If you haven't watched episode 3 and balak mo rin mag-tubeless, the link is above in the description. It's a video on how to set up tubeless tires.
Sana makatulong. Torx wrench. So ganun din yung ano, parang sa headset dapat parang alternate yung paghigpit. Hindi dapat hinihigpitan agad-agad sa isang ano, dapat gradual. Sabay-sabay dapat halos yung paghigpit. Calm down. Next, the rear wheel. This is only 180mm. Yung front ko, it's 203. We have the cassette. Itong cassette meron siyang, pag yung old na Shimano drive pa ang gamit, meron siyang ito, maliit na parang kanal. Yun yung parang marker ko para mas madali maghanap. So ayan. Saan yung maliit? Okay, yung maliit. There you go. Spacer. This one. Lock ring. Yung lock ring nandito sa ilalim yung ano, kanal. There you go. Hindi pala to lock ring. Ito yung 11 teeth. Last piece. And then ito yung lock ring pala. Oh, I forgot. Hindi pa ako nag-gloves. Tinanggal ko kasi napungit. Lock ring tool. Pag concerning yung cassette, kailangan nyo nito. And this one. To tighten it up. Hindi naman kailangan ito masyadong mahigpit. Kasi parang sa direction ng ano na ito, parang magsi-self-tighten to dapat eh. So, just tama lang. Yeah, okay na yan. This is done. You know what? I just realized na parang mas madali maglagay muna ng mga internal cabling bago ilagay yung wheelset. Pero nauna na yung wheelset eh. So that's fine. Ikakabit na lang naman yun. So next, we will put in the brakes shifter cable. I have 3 meters long na shifter cable. It should go in here. Kita nyo ba yung butas? Yan o. Do on, and it should go straight to the top tube. Nalabas dito dapat yun. Wow, nakisama siya. Ayos. One down. Lagyan natin tong shifter. Kita natin na auto yung bolt. One thing that needs to go through the internal cabling is this rear brake. Itong brake cables nito medyo maiksi na. Papalitan natin siya. Here is the replacement brake hose ng XT. And we need to remove this banjo bolt. Oh. There's the banjo bolt. So, ito, sabi natin, this is still good for para sa front. Ito kasi special dito eh. Itong cable na to, nabibili na may kasama nito. Nakalagay na. Ito pang ipit to ng ano, ng hose. Itong yan siya. Ito yung papasok dito later on. These are the fittings. Meron siyang kasamang o-ring. Yung o-ring may tatlong piraso which should go in here. So sobra lang siya ng isa.
Just in case siguro mawala, ano? Kaya may sobra. Ayan. May orange siya. Ayan, may orange kasi ito eh. And wala naman na ibang pupuntahan yung ibang orange. Dito, wala naman. We're ready to place the bungee bolt back. Hindi ko muna ito higpatan ng maigi kasi hindi ko naman alam pa kung anong angle yung kailangan ko later. Itabi ko muna itong mga ito. Dahil later on ko pa sila magagamit ulit. And then we put the caliper to the mount. Hindi muna natin siya sisikapan ng todo kasi hindi pa naman yung final. Should come to here. Ayun. After ko makita ang tamang anggulo ng hydraulic hose, sinikapan ko na yung bungee bolt. Sunod, kinabit ko naman sa handlebar yung rear brake levers. Kung maalala nyo, I had to cut the hose para mahugot siya sa internal cabling. Kaya nakahiwalay talaga siya. Then, sinukat ko naman yung tamang haba ng bagong hose. Dapat ample lang haba para hindi sumagad. Dapat mag-rotate ng left and right. Anong ginagawa mo dyan? Ah, paano? Ah, ganun pala yun. Galing. Ah. No, baby, magagasgasan. Go back to your iPad na engineer. Ngayon, dyan ka. Ito na. 1, 2. Hopefully, I cut that right. Ganyan. Tama yan. Then, lagyan natin yung mga fittings. Clamp this down. Wala akong gato eh. Kaya ito na lang. Pasensya na, wala akong tools eh. But this should work. Yun. Ewan ko anong tawag dito eh. Tap natin siya konti, medyo. Dahan-dahan lang, kasi medyo maliit yung ano, baka naman matira. Tap-tap lang, lang pang push eh. Oh, ha? Huh? Special tools. Next is the olive. Olive ba't ang tawag dito? Or yun ng olive, hindi ko alam eh. Tell me, correct me. Ito yung fittings, ayun ata yung olive. Hindi ko alam. Not sure. Or ito yung olive. If I am correct, ito muna. Tapos, ito. And then, this one. And then, pag-anon. So, tama naman. Kasi mamaya, gaganon yun. Tama ako. If somehow I mess this up, magkano ang set ng olive 150 yata. Think ko tama yan. And I have successfully changed my hydraulic hose. Lagyan natin tong shifter cable. Make sure na yung shifter is all the way down. Nakasagad. Nasa hardest gear or cog. Natin yung takip cable end. Temporary, nilagay ko tong RD para ma-check ko kung gaano kahaba itong puputulin ko dito. So hanggang dito, roughly. Cable end ulit. That is how it should look later on.
6:05 AM. Bagong damit. Pansin nyo, pa-reset-reset yung itsura ng workplace ko kasi hindi ko naman ito diretso yung kayang gawin. After work, kung ano man yung oras na pwede, ginagawa ko to, sinisingit ko to. Yun, tuloy natin. I'm putting the front brakes in. Tapos, sunod yung mga grips para kompleto na lahat na nakakabit sa handlebar. Cable guide. Fresh grips. This is looking more like a bike. Every component na nilalagay natin. Look at this. Very nice kit that I have. Bagay ko naman ito ng zip tie. Malinis tignan. Here's an upgrade to the front wheel Maxxel Stealth. So these are not QR anymore. They are bolt-on. I forgot, bigyan muna natin ito ng grasa and I put on some gloves. If working with grease, I prefer ng naka-gloves para hindi dugyot. Ang baho kasi nito eh, grasa. Put on the wheels. Off excess grease. So same, konting grasa sa axle. So inuna ko tong rear wheel bago yung derailleur kasi mas madali maglagay nito kung wala pa yung derailleur. And push this axle. RD. Again, a little grease on the bolt. Shifter cable goes in here. Ito hindi pa to final, so we will do a how to tune your rear derailleur later on. So paano magtono ng rear derailleur. These are my choice of pedals for this bike. These are the 6-pack Menes version 3.0. I used to have a 6-pack Menes dun sa DJ bike ko. Yung lumang 6-pack medyo mas forgiving. Yung pins ito, sobrang aggressive eh. So, this will be a good pedal for enduro bike. Sa DJ bike, nah, I don't think so. Masakit yung mga pins na yan. But for enduro, you want grips on your foot. So, this will be very, very good. Itong pedals, walang kahit anong markings kung ano yung left or right. So, sinerge ko na lang kung ano yung tsura ng tread. Dito sa website ng Park Tool, meron yung description paano yung thread nung left at saka right pedal. I just did compare basing on dun sa pattern nung thread. So ito paloob pag ganun, tapos ito palabas pag ganun naman. Have my chain breaker. Hanapin natin yung missing link yun. Dalawa yung missing link nito kasi naputulan ako dati. Itong chain, pag linis yan, binabad ko sa gas sabay brush.
Sobrang linis niyan ngayon. I'll see you later. Pick upin ko lang yung dropper post ko. Ibang araw na naman. And as you can see, ito na yung dropper post ko. Nakuha ko na siya kahapon sa service center. I have put the bike in a different stand. Nasa floor stand na siya kasi natanggalin ko na tong seat post na to. Saddle, dropper post, and the bike is complete. So come on, let's get it on. First, let's remove the seat post. Kailangan ko palang tanggalin tong hydraulic hose ng dropper para isok-sok dito palabas, paakyat. We may need to bleed this later. Buti na lang meron doon akong bleed kit na ito. So hopefully, walang tatapon na langis. Dinahandahan ko tanggalin yung hose ng dropper para walang tumapon na langis. Hoping na hindi ko need mag-bleed later on. Let's skip this. Nakatayo. Yung the way my dropper post is routed. Galing dito sa ilalim. Ito. Goes up in here. And straight up the tube. Labas dito yung hydraulic hose nung dropper post. And try natin kapit ulit. Nang walang natatapon. See if it works. Yo! So I don't need to bleed. Yay! And I got lucky. Hindi na kailangan mag-bleed ng dropper post. It was smooth and did not have any problems. So I finalized it up by clamping the levers into the handlebar. Tapos nilagyan ko na rin ng cable tie. After which, dahil final na yung dropper post, pwede ko na ilagay yung aking seat o upuan. Yun. I want my seat to be neutral, kaya nilagyan na din itong stand para mag-neutral yung tayo ng bike. Mukha naman siyang neutral, no? Kita na lang natin. Yo! Astig! Tapos na yung bike. Every bit of component na kailangang nakalagay, nandito na. So wala na tayong ibang gagawin kundi mag-tune ng RD at saka mag-bleed ng brakes later on. But this is a whole bike. I cannot be more stoked kung paano kinalabasan ng bike na ito ngayon. Sulit yung pagod ko. Sulit yung pinaghirapan ko. It turned out pogi. Pogi ng bike. Thank you sa mga ilang tao. Thank you kay Buboy. Siya yung nagpintura nitong yung top coating at saka siya nag-retouch ng fork ko. Of course, si Virgo for the rim set. Siya nagturo niyan. Siya nagbuo niyan. And I almost forgot. Here's one small detail na hindi pa nilalagay. This is a fork decal na dinesign ko.
So, lyric. There you go. Make sure walang bubbles. So, ito lang yung decal na gusto ko dito sa fork. Malinis yan. Wala na ibang nakalagay. Kung kilala nyo si Seth ng Seth's Bike Hack ngayon, Burn Peak Express. In his words, let's go stare at the bike. And that ends our video. Sana nag-enjoy kayo manood. At sana may natutunan din kayo. Please, 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 huwag niyong kalimutang pindutin yung like. Maraming salamat kung i-share nyo na rin. Pero mas astig kung mag-subscribe. This has been Harold Ramirez. Until next video, appear!